Guys, what's up mga ka-hunters? Kalimeona Hunters, what's up? Welcome back to my channel. Kalimeona po, at kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po at i-on ang notification bell nang sa ganoon updated ka. At mag-join po kayo sa ating membership para makapasok po kayo sa ating group chat. Okay, ang ating barya 20 piso coin guys, NGC, no? Meron kasi ako dito nag-iisa na 20 piso ko, nasa tingin ko ay special siya. Ito po siya, no. Ito yung pinakamaganda na 20 piso na aking hawak. Ano kasi itong year niya ay halos nakadikit na doon sa inner circle. Ayan, sana nakikita nyo, no. Yung zero halos nakadikit na doon sa inner circle. At mamaya ipakikita natin yan sa inyo, yung comparison sa ibang mga 2020. At ganoon na rin sa 2019 na ating mga hawak, no. Ayan. Para sa akin kasi guys, itong isa na to eh napaka extra fine nangyari nito. Yung mga borderline na yan, yung tinatawag na, 'di ba sa 5 piso yung scallop borderline. Ito yung bilog-bilog na yan. Ito pong 2020 na to, hindi po bilog-bilog eh. Pag tingnan niyo po siya ng malapitan, square yan at extra fine yun. Alsadong-alsado siya, no. So i-compare natin para makita nyo. At syempre kailangan ko pa rin ng inyong kooperasyon dito guys, dahil lalo-lalo na may mga hawak na itong 20 piso. Gusto ko isa-isahin ninyo yan para malaman ninyo, dahil itong ayan siya, oh. Ito yung kasi meron tayong tinatawag sa encryption na ito, yung small, medium, large, di ba? Ito yung extra large na tinatawag ko. Ayan siya. Malapad, malalaki yung BSP. Yan sa side ng BSP, sa side na yan. Yan. Year 2020, upper mint mark ito eh, no? At sa kanyang reverse naman, ang detalye, ang appearance ay ganoon din, extra fine details lahat. Yung nilad na pangalan, no, yung halaman. Ayan, malinis eh, no? Malinis ang pagkakagawa nito dito sa kanyang reverse. Ito yung sinabi ko nakaraan na glossy siya pero pros, 'di ba? So ibang klase. Okay, ngayon naman tingnan natin tong meron din tayong 2019 dito, no. Unahin natin 'to para makita nyo. Doon kasi ako na confused sa may year, no. Itong 2019 malayo sa inner circle niya, 'di ba? Ang kita naman eh. Tapos tingnan natin tong mga 2020. Ito, walayan natin itong 2020 na upper mint mark din, no? Diba, oh? 2020 malayo eh. Ayan. So, kailangan ko pa rin ang operasyon nyo rito guys, ano? Maaring error or varieties din yan. Kasi yung una natin pinakita ay nakadikit na halos yung year 2020 doon, no? Which is hindi naman kapareho nitong mga. Kasi kapag siya lang yung nag-iisang gano'n ang appearance niya, iba yun, di ba? Ibig sabihin, dalawa lang yan. Kung hindi error yun, variation yun. Ito, tingnan natin yung isa gano'n din, ano. Malayo ng bahagya sa inner circle, 2020 din to. Kita nyo naman eh. Upper mint mark. Ayan siya. So, error ko, hindi na itong nakikita nyo, no. Itong isa din, tingnan natin. Ito din yung isa kong error coin. Ito medyo malapit. Kasi error ko ito eh. Meron siyang parang rim na pumasok dyan sa inner circle. Yan. Down mid mark. Diba? Tapos tingnan natin ulit ito para makita nyo yung pagkakaiba, yung comparison niya. Zoom natin ulit. Ayan o. Halos dikit na eh. Ayan. Kitang-kita naman yung diferensya guys. Diba? Halos nakadikit na nga doon. Ayan. So, yan. Makita ko lang din yung kabuuan kasi napakaganda nitong nag-iisang 2020 na down mid mark. Ayan. Extra fine details yung border na yan. Yung bilog-bilog na border. Square siya imbis na bilog, no. Sa ibang 2020 bilog siya, no. Ayan, tapos check din natin yung kanyang reverse, yung kanilang mga reverse. Siyempre, para kompleto, di ba?
Ayan, baliktadin muna natin lahat. Halos karamihan guys ng ilang itong hawak ko ito. Puro mga error coin pa ito eh, no? 2020. Makikita nyo yan. Unahin natin ito nga 2019. Ayan ang appearance ng 2019. Pati yung kulay, medyo dark yung pagka bronze ito eh, di ba? Yung nasa labas na yung outer ring na yan. Tapos itong 2020 din. No? Iba rin ang kulay. Pakita natin yung pangalan na Nilad. Ito halos hindi mo na mabasa yung Nilad. Error din to eh. Kita nyo, no? Nilad dyan. So, halos hindi mo na mabasa. Dapat, mabasa mo yan. N-I-L-A-D. Dikit-dikit siya yung N. Halos hindi mo na ma-identify kung N nga ba yon. Error din yung isa na yan. Ito naman yung pangalan 2020. No, okay naman. Pero pagdating din dito sa Manila, ganun din. Error ko hindi nito. Hindi mo na mabasa eh. Dapat nila dyan eh. Kahit maliit ang pagkakasulat niya, dapat extra pa yung details niya, di ba? Ito din yung isang 2020 natin na down mint mark. Medyo weak yung border na yan eh. Bilog-bilog na border na yan eh. Bilog siya eh, no? So, ito, no? Compare natin dito sa nag-iisang to. Yan. Square-square siya, guys. Yung border na yan. Square-square siya. Maliliit. Nice pagka-square niya. Ayan, tapos yung Nilad na pangalan ay basang-basa mo. Kitang-kita mo, N-I-L-A-D. Dapat ganyan, di ba? Yung ibang nauna eh. So, ayan guys. Tapos tingnan natin sa numista. Okay, numista. 20 piso, new generation. So, natin para makita natin. Kahit dito, yung example dito sa numista, yung 2019, yung year, di ba? May medyo malayo sa may kanyang inner circle. Tapos yung Nilad na pangalan ng halaman na yan ay detalyado, N-I-L-A-D, no, kagaya ng ating 20 piso. So ayan, diretso tayo doon sa course nito. At guys, no, pagpasensyahan nyo na muna yung ating content ngayon. Hindi ako kasi masyado makapag-focus at makapag-edit ng maayos ngayon. At dire-diretso lang ito. Wala akong masyadong editing dito. Kaya pagpasensya nyo na, hindi masyadong maganda ang explanation. Ayan. Ito, no, 2019, BSP. Yung 2019, kasi may nagtatanong, sabi, bakit mas mahal yung value dito sa Numista, yun, yung value ng, ganyan naman po kung ano yung marami. Yung po yung mataas dito sa Numista. Kapag mababa ang mintage, kadalasan walang value. Pero yun po, ang mahal kapag bibilihin ng mga collectors. Tulad nung 2020 na upper mint mark, di ba, wala pang record dito sa Numista eh. Wala pang nakalagay dyan. Hindi pa yan nag-update, pero meron na pong nagaganap na palitan yan dito sa atin sa labas. Meron na po kasi tayo nga mismo eh nakapag-transaction na yan. At ilang variation na ba ang meron nito? Sa kasalukuyan, kung sa encryption, sa observasyon ko, apat na yun, no? Para sa akin, small, medium, large, and extra large yung variation niya sa encryption. Yung 2020 na upper mint mark, andyan po makikita yung extra large na BSP, no? At dito rin sa 2020, makikita yung pinakamaliit, yung small. At sa mga 2019 naman, dyan nyo naman makikita yung medium and large. Meron pong alanganin dyan eh. Merong alanganin na parang large, no? At meron namang medium. Yan, sa 2019, ano? So, 2019, nandiyan ang medium and large. Sa 2020, nandiyan ang extra large at extra small na encryption. At sa ngayon, obserbahan nyo pang mabuti yan, guys, no? Kung meron kayo mahahawakang mga betting barya, kinatisin nyo pong mabuti yan. Alright, hanggang dito na lang, no, ating content. Maraming salamat muli at mamaya magla-live po tayo. Samahan niyo ako ulit doon, no. So, hanggang dito lang content natin, guys. Maraming salamat po. Until next time, guys. God bless you all. I'm out.